Magandang oras sa talakaya ng mga maiinit na paksa, panibagong impormasyon para sa kabatiran ng marami, mga balitang tututukan ng lahat at inspirasyong hatid ng mga kababayan nating bayani. Tunghayan ang edisyong ito ng MMDA On The Road. Sa edisyong ito ng MMDA On The Road, sa produktibidad, time management, mabisang paraan para maging epektibo sa trabaho at maiwasan ang problema sa hinaharap. Sa urbanidad, si Urbanita, nag-espiya sa mga empleyadong nagnanakaw sa kanilang amo. Apangan! Sa usap-usapan, panibagong mainit na issue, tatalakayin. Tunghayan ang isang buhay na bayani na tumanggap ng mga parangal sa iba't ibang bansa at nagtaguyod ng magandang ehemplo ng mga kabataang Pinoy sa mundo. Inaangaan ng mundo ang husay natin mga Pilipino dahil na rin sa pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Isang halimbawa narito, si Pocholo Gonzalez, isang kabataan, isang huwaran. Pinakahuling survey, malaking porsyento ng kabataang Pilipino ang nawawalan na ng pag-asa na masusolusyonan pa ang mga problemang moral at pang-ekonomiya ng bansa. Paano ba may empower ang mga kabataang Pilipino upang makagawa ng pagbabago? Paano ba mamamaximize ang effort ng mga kabataan na hayagan nagpo-promote ng social change? Ang mga katanungang ito ang nagtulak sa isip ni Ginoong Pocholo Gonzalez, isang youth advocate at founder ng Voice of the Youth Network, isang organisasyon ng mga kabataan na naglalayong bigyan ng tinig ang mga kabataang Pilipino. Nakita niya ang napakalaking kontribusyon ng mga kabataang ito sa pamamagitan ng active participation. Ang naging inspirasyon ko ay ang aking sarili. Kasi nung ako'y bata, napansin ko parang hindi lahat ng mga opportunity ay para sa lahat. Ilang tao lang yung nabibigyan ng opportunity na makasali sa iba't ibang mga youth affairs. So ang ginawa ko, nagtayo ako ng sarili kong organization para bigyan ng pansin ang mga kabataan na hindi napapansin. Kasi maraming mga kabataan na may talento, ngunit hindi nabibigyan ng oportunidad para ma-express nila yung kanilang talent, interest sa kayong mga ideas niyo. Ang Voti Network o www.voti.org ay isang internet-based network na pinatatakbo ng mga kabataang Pinoy na naglalayong mapaunlad ang leadership, youth participation at development sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Binubuo ito ng mahigit 100,000 miyembro mula sa iba't ibang lugar ng bansa. Ayon kay Pocholo, Pochoy kung tawagin, naniniwala siya na ang mga kabataan ay hindi apathetic o walang pakialam. Hindi lang nila alam kung ano ang kanilang dapat gawin at walang nagtuturo sa kanila kung ano ang mga oportunidad na naghihintay lamang sa kanila. Ang mga kabataan ay may kanya-kanyang kakayahan at potensyal na kailangang hubugin at bigyan ng lugar para ma-express nila ang talento, nalalaman at kanilang nararamdaman. Taong 1996, nag-aral siya ng speech communication sa University of the Philippines, Diliman, at naging pinakabatang broadcaster. Kasama ang mga veteranong broadcaster na si Joey Galvez at Tia Deli Magpayo sa programang Awit Tawanan at Seymo Seiko. Naging reporter din siya at voice artist ng iba't ibang network. Taong 2004, nang makilala niya sina Enzy Reyes at Lionel Gonzaga. Mula noon, naging konkreto ang tinatahak ng Voti Network dahil sa dalawang batang leader nito. Nagsimula ang kauna-unahang radio show ng Voti
ang Lakas Kabataan, Tinig Kabataan, na ngayon nasa 4 na taon na rin sa ere. Nasundan nito ng Voice of the Youth TV, isang youth-oriented TV program na pinalalabas sa Global News Network. Lahat yan sa akin nang gagaling. So, wala akong hinihinga ng pondo maliban sa sarili ko. May sarili kasi akong kumpanya, yung Creative Voices Production. Isa siyang voice talent agency at isang recording studio. So, sa pamamagitan nun, syempre, interest ko yung makatulong at maging part ng pagtulong sa ating bansa. Yun, tinayo ko yung Creative Voice, ang Voice of the Youth Network. Bali, siya ay pinapatakbo ng volunteerism. Dahil nga sa wala kaming pondo, kung gumagawa ako ng isang sitwasyon na kung saan maraming mga kabataan ang interesado dun sa sitwasyon na yon, at dahil nga sa volunteerismo, ginagawa nilang isang bagay na kahit hindi sila binabayaran. So lahat yan, mahigit 100,000 na yung naging miyembro namin sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng internet, nai-involve at binibigyan namin sila ng mga pagkakataon na kung paano yung mga gagawin. Pinapaalam namin kung ano yung mga pwede nilang gawin bilang kabataan pagdating sa environment, sa human rights, o sa poverty, youth participation, at marami pang iba. Dahil sa mga gawain ito para sa kapwa kabataan, simula 2003, iba't ibang parangal na ang kanyang tinanggap mula sa iba't ibang foundation sa buong mundo. Naging kinatawan din siya sa iba't ibang delegasyon na dinaluhan naman ng napakaraming kabataan mula sa bawat sulok ng mundo. Hindi na nga mapigilan ang passion ni Choi sa paglilingkod sa mga kabataan, kung kaya naging isa siya sa mga technical assistants ng Youth Affairs Office sa Malacañang noong 2004. Dahil dito, nalibot niya ang buong Pilipinas upang ipalaganap ang prinsipyo ng Voice of the Youth Network. Minsan lang tayo maging kabataan. Isa itong gift o isang regalo na balang araw darating ang panahon, babawiin sa inyo yan. So habang nasa inyo yung regalong yon, i-maximize ninyo. Dahil pag hindi nyo ginamit ng mahusay at mabuti, pag ginawi yan, baka pagsisihan nyo balang araw. Kasi kung ano yung ginagawa mo ng kabataan ka, yun ang magiging reflection mo pagdating mo ng pag nagkaedad ka na o pag tumanda ka. So habang bata ka, nasa edad kang 15 hanggang 30, gawin mo lahat ng kakayahan mo. Number one, kung ano yung interest mo, yun ang gawin mo. Huwag ka lang sumunod sa agos ng kung ano-ano mga like sa kurso, di ba? Kung lahat uso na, mag-nurse ka kahit hindi mo interest. Kailangan gawin mo yung passion mo. Kasi pag ginawa mo yan, doon ka magtatagumpay. Kabataan niya ang tunay na pag-asa ng bayan. Ngunit ang mga kabataan ito ay hindi makakakilos kung wala ang tamang paggagabay at masasandalan. Pocholo Choi Gonzalez, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng inspirasyon, isa pang huwag.